Hello mga B! Blessed day and welcome to my YouTube channel! Ayan, sa mga di pa po nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo every time upcoming video po tayo. Ngayon po, ang i-flex ko po sa inyo ay hindi naman po sa pagluluto at hindi shopping haul at higit sa lahat hindi skincare kasi di ba mixed vlog tayo. Ngayon naman po, nakapag-research po kasi ako regarding sa FB Reels. Kasi nakita ko, sikat na sikat yung FB Reels ngayon, hindi po ba? Halos lahat ng tao yata ngayon ay may mga FB Reels. Na syempre, nagtatry din tayo na kung paano tayo kikita sa FB Reels. Tulad sa YouTube, marami ding may YouTube channel na ano tayo na kung paano tayo magkakaroon ng mga extra income, di ba? Mga passive income. Kaya yung iba eh, nakikipagsapalaran. Kasi may kasabihan nga na planting ngayon, then harvest naman soon. So, walang masama, di ba? Makipagsapalaran. Napakadami na gusto magkaroon ng FB Reels. Ako nga din po eh, inyong lingkod. May FB Reels din ako, pero hindi ko nga po siya ng workout dahil hindi ko pa nga alam ang mga pasikot-sikot. Kaya nag-research ako kahapon, then yun po, i-share ko din po sa inyo sa mga katulad ko po na baguhan lang din sa FB Reels. Kailangan nyo pong malaman to bago po kayo gumawa ng mga video kasi mahirap na baka pinaghirapan yung mga video, mauwi lang sa wala. O di po ba? So mas maganda alam natin yung may konti tayong knowledge regarding dun sa mga rules ni Lola Meta. Kasi kailangan alam natin kasi may mga copyright din sila, may mga copyright claim din sila, di ba? Pag napasama ka, may copyright strike din sila. Tulad ng YouTube, may mga copyright strike niya. Ganon din siya. Meron din silang $100 threshold, di ba? Sabi ko nga, bago tayo pumasok sa isang bagay, alamin muna natin yung mga dapat natin alamin. Kasi may 10 utos nga po si Lola Meta. I-share ko lang po yun sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, marami po kasi tayong dapat malaman doon. Yung mga monetize na doon, ayun, kumikita na po sila. Tayo, pwede rin po naman tayong kumita din eh. Pero syempre, nandun pa tayo sa first step. Hindi tulad nila na nandun na sila sa harvest time, di ba? Yun nga po, tulad ko din po, baguhan lang din po ako sa FB Reels. Kaya, patikim-tikim ang yung gawa ko ng video. Kasi marami pa rin po akong hindi alam. So, kaya nga po, nag-research po ako. Then, i-share ko lang din po sa inyo ang aking natutunan dito kay Lola Meta. I-share ko lang din po sa inyo. Ayan. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong video, please do subscribe and hit the notification bell mga B. Ayan. Eto, ang 10 utos po ni Lola Meta na na-research ko po. Eto. Huwag mong panoorin ng ilang beses ang sarili mong video. Huwag kang magpaulit-ulit manood ang sarili mong video. Lalo na may mga ads doon. Pinapanood ng pinapanood mo. Madidetect ka ni Lola Meta. Siguro, mas maganda panoorin mo ang iyong video sa ibang account. Halimbawa, sa kapatid mo o sa asawa mo. Mas safe siya. Yun yung naano ko doon. Then yung pangalawa naman po, huwag kang sumobra ng follow 10 person pataas. Ayun. Sa isang araw siguro yun. Huwag kang susobra. Kasi madidetect din po yan ni Lola Meta. Ayun. And 3 mga B, huwag kang madamot. Manood ka din ng ibang reels. Kapag meron ka nakikita sa wall mo na na dumadaan sa wall mo na reels, manood ka din, panoorin mo din ng mga reels niya, tapos mag-comment ka na angkop sa kanyang video, at kung kaya na mo magbigay ng star, magbigay ka din ng star, kasi ititrampak din naman niya sa'yo yun eh, diba? May mga tao din na nagbibigay ng star sa yan. At saka yung number 4 po, huwag maging makasarili, huwag kang mag-unfollow dahil lang hindi siya nag-follow sa'yo. Di ba may mga ganong senaryo, ano ba yan? Na-follow ko si ganon, tapos di naman niya ako pinalo. O, i-unfollow ko. Hindi po magandang attitude yun. Bayanin na po yun. Kung na-follow nyo na siya, so bagay masakit kasi di ka nag- Pero bayanin na po yun. Okay na po yun. May gina yung, ano di ba? Yung sabi nga, better to give than to receive, di ba? Okay na po yun. Bayaan nyo na po yun. At isa kagwahan ng kabutihan sa yung kapwa, di ba? And number 5 na utos ni Lola Meta, maging mapagbigay. Magbigay ka din ng star sa kapwa mo. O yun yung sinabi ko kanina. Kung kaya mo naman magbigay ng star, why not, di ba? Kasi po, napakasarap ng pakiramdam na nabibigyan ng stars, di ba?
Ako may ilang ano na rin ako nabigyan ng star. Yun nga lang, hindi sila nagbigay din sa akin. Pero okay lang yun kasi darating din naman ang time. Darating din yung mga tao na magbibigay din sa'yo ng stars. Diba? Malay mo, wait mo lang siya. Then, ang number 6 na utos ni Lola Meta, huwag magnanakaw. Wow! Huwag magnanakaw o huwag magnakaw ng mga video. Kasi marami tayong makikita na iba yung mga video ina-upload nila. Hindi po pala tama. Dapat sarili mong video ang iyong i-upload. Mas gusto yon ni Lola Met. At yung mukha mo talaga ang nandyan. Kasi kung ibang mukha, tapos iba yung account mo, tapos iba yung mukha na nakikita, parang hindi siya maganda, di ba? Kaya ayaw ni Lola Meta ng ganun, huwag kang magnanakaw. Ayan. Then number 10, mga B, huwag kang manira. Kung hindi mo gusto ng kanyang video, kung ayaw mo ng mga video ng iba, huwag mong sisiraan. Kasi hindi po nagugustuhan ni Lola Meta yung magaganon. Bayaan nyo lang po siya. Huwag po kayong manira. Kung ayaw nyo ng kanyang video, di huwag mo nilang panoorin. Di ba? Kesa naman sa sisiraan mo, papanoorin mo pero sisiraan mo pala. Huwag po ganun. Ayaw po ni Lola Meta ng ganun. Then number 8 po, huwag kang judgmental. Ay talaga naman. Napakadaming ganun, di ba? Dito sa mundo na to, maraming judgmental. Huwag na po tayong makisali. Kasi ayaw po ni Lola Meta ng ganyan eh. Then yung number 9 po, huwag puro asa sa iba. Mag-research ka rin. O yun, tama pala yung ginawa. Kaya nag-research din ako. Kasi nga, di ba? Parang ano, ang dami kasing tanong-tanong sa isip ko, agam-agam. Ang dami kong, paano ba yun? Yung paano magkaganon? Tulad ng iba, may ads na. Kasi nakakatuwa na may ads na yung iyong reels, diba? Pag na-monetize ka na, may star ka na, natutuwa ka na. How much more yung na-monetize ka na rin dun sa ads? Diba, ang sarap, may income ka na. Kaya, sige lang, hayo lang tayo hanggang sa tayo ay matutunan sa larangan ng pag-FB Reels. Hanggang malaman na natin lahat ang pasikot-sikot sa FB Reels, gawa na tayo ng gawa na video. Alam natin na ating ginagawa at may paroroonan. Hindi yung video tayo ng video, yung pala mali. Kaya mas maganda, alam natin ang mga utos ni Lola Meta. Then, ang number 10 po, mind your own business. Naku, napakatindi ng pang-sampung utos ni Lola Meta, di ba? Mind your own business. Oh, yun lang mga B, ha? Tandaan natin, sabay-sabay tayo na mag-planting ngayon and soon, makaka-harvest din po tayo tulad po ng iba na nakaka-harvest din sa FB Reels. Malay mo, diba? Paano ka makaka-harvest soon kung sa ngayon, hindi ka nagpa-planting, diba? So, yun lang mga B, God bless you all. Keep safe. Sama-sama po ulit tayo sa susunod ko mga video. Susunod naman po, i-upload naman po natin yung kung ano yung mga size na dapat i-upload sa ating mga apps. Sa FB Reels, sa YouTube, Instagram, di ba? Sa Facebook.